Brownie. Tayo alam natin. Pero yung mga taga-Baryo, alam na natin. Sige, takan! Sila ng misa. Eh, anong pakialam ko ron? Anong pakialam mo? Halika. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat kasama ka ni Father? Kaya na niya mag-isa yan, mga kapatid. Ang pag-iimbot, lalong-lalo ng pag-ihigante, ay alisin niyo sa inyong isipan. Ano mang sakit o pagsubok ang dumating sa inyong buhay. Kapag taus puso ang pananampalataya niya sa Diyos, kayo'y magiging matatag at hindi maaring ikupo ng sinuman. Kaya tandaan niyo mga kapatid, Panginomento! Mga kapatid, uminahon kayong lahat. Magsupo kayo. Aling Rosa, kayo na bahala sa mga tao. Opo, Padre. Mag-iingat ka. Mga kanayon! Dito tayo! Dito tayo! Dito tayo! Dito tayo! Huwag na kayo magdamay na iba pang tao. Anong kailangan nyo? Dalin yan! Pwede. Baka hindi tayo maintindihan dito ng mga tao. Eh, hindi naman totoo, pare, yan! Brownie, tayo alam natin. Pero yung mga taga-Baryo, alam na nila. Sige, takan! Bob, sabog punta. Kapag nagpilit kayong dalhin silang dalawa, hindi kayo makakarating sa pinanggalingan ninyo. Utos sa amin to ni Tata. At inuutosan ko rin kayo. Sabihin mo kay Tata Nilo na ako ang kausapin. At huwag siya magdamay na walang malay. Naintindihan nyo? Tayo na! Halika. Halika na!
Maraming salamat, ho. Maraming salamat din, ho. Walang anuman. Meron lang ako gusto itanong sa inyong dalawa. Ano ho yun? Nang dumating kayo rito, napaaway kayo sa beer house. At ang balita sa akin, dinurog ninyo ang mga mukha ng inyong mga kalaban. Pero hindi ako naniwala. Pero ngayong ako nakakita kung paano kayo makipaglaban sa mga tauhan ni Tatay. Totoong pari ka ba? Anong klase ng pagkatao mo? Berting, buko na tayo. Mabuti pa. Aminin na natin. Pag yan ang nagalit sa atin, pira-piraso tayo. Anong sasabihin ko? Yung totoo. Don Sebastian. Takas mo ako sa bilangguan. Eshe Bogart. Aksidente lang ho pagkikita namin. At kung nagpanggap man kami, wala kaming masamang intensyon. Alam ko, at naiintindihan ko na hindi lahat ng nabibilanggo ay masama. Kung ano man ang intensyon ninyo, ay hindi ko naalamin. Dahil nakikita ko naman sa inyo na pareho kayong mabuting tao. Dahil kung hindi, ay hindi ninyo isusugal ang inyong sarili ng dahil lamang sa mga taga rito. I'm sorry. Sabi ko, I'm sorry. Sigurado ba kayo? Yes, sir. Kitang-kita namin mismo ang gulo. Pati nga kami, napalaban eh. Masyado nga lang kung napakarami kalaban ah. Kaya medyo napatras kami. Eh, sino naman ang mga nakita niyong dumating? Sir, mga tauhan ni Tatay. Nasaan si Mulong? Nagtano si Marisa sa bayan. Wala akong ama. Wala akong kapatid. Ako ang Diyos at Panginoon. Isang tuwirang paglabag ang ginawa nila sa akin sa pagtulong sa dalawang yon. At wala pang nagkasala sa Panginoon na hindi pinarusahan. Mabuti dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. O, anong kailangan mo? Hindi na ako tatagal. Aalis na ako sa lugar na to. Hoy! Hindi ka ba sasama talaga? Hindi. Huwag mo ako sisisihin pag napatay ka rito. Paano kita sisisihin? Patay na ako. O nga, no? Sige! Hindi ka sasama talaga? Hindi nga. Talaga? Sinabi ng hindi eh. Goodbye, Berting! Don Sebastian. Magandang araw, Bogart. Magandang araw, ho. Sige, alis na ako. Mukhang may pupuntahan ka. Juan? Wala.
susunduin sana kita eh, kasi alam ko padating ka eh. Tuloy kayo. Magandang araw. Magandang araw, Padre Roberto. Magandang araw din ho. Ano ho sadya niyo? Alam mo, nagpunta ako rito para sabihin sa iyo ang isang lihim na matagal ko nang iniingatan. Lihim? Anong lihim yun? Anak ko si Tatay. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Kaya hindi niya natanggap ang pagkamatay nito. Simula noon, lagi na lamang siyang tahimik at nag-iisa. At kuminsan, pabulong-bulong sa kanyang sarili. Hindi ko naman siya iniintindi dahil sa pag-aakala kong nililibang lamang niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang ina. Dati siyang sakristan. Pangarap pa nga niyang magpare noon eh. Pero magmula nang namatay ang aming ina, tuluyan na niyang kilalamutan ang kanyang pananampalataya. Kung anak niyo si Tatay, ba't hindi niyo siya kausapin para tuluyan na matigil ang gulong ito? Sinubo ko na yan, Padre. Pero ayaw niya makinig. Hindi na siya ang dati si Marco. Sapagkat naniniwala siyang siya na ang Diyos. Kung ganun, dapat ipagbigay alam niya na sa may kapangyarihan ng lahat. At sila nang bahala muli kay Tata Negro. Anak ko pa rin siya, Padre. Kung naging masama man siya, ayokong ako maging dahilan ng kanyang kapamakan. Nasaan kaya si Bogart? Hindi namin alam eh. Tanong na lang natin sa kanila. Nakita niyo ba si Bogart? Hindi. Di ba ikaw ang kasama? Oo, pero nawala eh. Kanina ko pa hinahanap. Eh, baka nasa tabi. Tingnan mo doon sa dagat. Salamat. Belen? Hmm? Akala ko magkagalit ka sa ginawa kong pagsisinungaling. Hindi naman. Ano lang siguro na bigla ako. Eh, biruin mo naman pag nakikita tayo. Pamano-mano pa ako sa'yo. Eh, yun naman pala, hindi ka totoong pare. Ba't kasi naisipan mong magpanggap? Yun lang ang tanging paraan para hindi nila malaman na pagkante ko. Gusto ko na nga magbagong buhay eh. Kaya lang, umalis ako sa gulo. Gulo pa rin ang dadatnan ko. Hindi nagsisisi ka na. Hindi naman. Nakita niyo ba si Bogart? Ako hindi ko alam. Talaga bang hindi niyo nakita? Hindi! Bogart, ano ginagawa mo dyan? Kanina pa kita hinahanap. Good morning. Good morning. Nalibang kasi ako sa paninisid ng perla. Anong perla? Patay tayo? Ibang perlas ang sinisisid mo! Hindi nga pala perlas. Halaan, kamag-anak ng tahong. Ah, ganon! Hilda! Hilda, nagbibiro lang ako! Sige. Pag-usapan natin ang pagkatao mo. Marami kasi akong hindi alam tungkol sa'yo eh. Talaga bang gusto mong malaman? Pumikit ka. Bakit? Akala ko gusto mong malaman ang pagkatao ko. Oo, pero... Pumikit ka. Sige. Pumikit ka. Hindi ba gusto mong malaman ang pagkatao ko? Hindi na!
Paano na paano?